Pasintabi po sa mga naghahapunan, inirereklamo ng ilang motorista sa Taguig ang pambabato ng ilang batang hamog ng dumi ng tao. Nakatutok si Athena Imperial. Habang binabagtas ng isang TNVS driver ang C5 southbound lane madaling araw kahapon, biglang may binato sa windshield ng kanyang sasakyan ang ilang minor de edad na nasa Center Island. So yung isa biglang tumayo, binato sa akin yung plastic na buo. Dire-diretso lang ako, hindi na kuminto, tinatakot ko siya ko eh. Nang makalayo na, tiningnan niya kung ano ang ibinato ng mga bata. Umalingasaw raw ito. Pagdating sa sukat, nung pagbaba ko sa pasahero ko, tingin-tingnan ko kung ano yung binato sa akin. Noon ko nalaman na dumi pala ng tao po. Kasi ang baho, pagbukas ko ng pinto, sobrang baho po talaga. Pinuntahan ng GMA News ang barangay Pinagsama kung saan nangyari ang insidente. Ayon sa mga opisyal ng barangay, marami na raw nagre-reklamo sa kanila tungkol sa mga batang nambabato ng mga sasakyan sa C5. Itong Webes, isang taxi ang nabasagan ng salamin nang batuhin ng mga bata. Mga 5 times na may mga nagre-reklamo ganyan. Yung pong dalawa po dyan, ma'am, ay taga Makati, ma'am. Tapos the rest po ay taga dito rin po, ma'am, sa Pinagsama. Iba-ibang grupo umano ng mga kabataang may edad 10 hanggang 15 ang mga nambabato. Madalas daw itong mangyari pag madaling araw. Kumbaga sana parang trip-trip lang daw po nila. Nagpapatupad naman daw ang barangay ng curfew. Simula ng alas 6 ng gabi, nagkakaroon po kami ng public address. Ina-announce po yun lahat ng mga bawal. After ng 10 to 10:30, magrurubing na rin po ang aming mga tanong. Ayon sa Anti-Violence Against Women and Children Committee ng barangay, hindi pwedeng kasuhan at ikulong ang mga bata, kaya ipinatatawag nila ang mga magulang ng mga ito. Ginahintulad po namin sa loob ng bahay namin na mag-aral kayo hangkat kaya ng magulang ninyo. Pinapangaralan din po namin sila, ma'am. Athena Imperial, nakatutok, 24 oras.